Hello everyone, welcome to our youth service. Coach Dave Estera here. We are in the second week of our series that talks about the book of Ecclesiastes. And kung di nyo naririg yung last week, no, this is one of those philosophical books na ang dami mga tema nag-a-apply pa rin sa atin modern day life. Please, kung di mo pa ito nababasa, I want to encourage you, read it, Ecclesiastes. Marami tayong makukuha dito. Isa sa mga bagay na malaking pinag-usapan ng Ecclesiastes ay yung isang bagay tukol sa salitang time or oras. Alam niyo ba pagdating dyan sa time, no, yung Facebook, ang galing magpaalala ng mga dumaan na memories? Na-experience niyo ba yon? Para makakita ka na nangyari 1 year ago, 3 years ago, tapos maalala mo yung memory niya yun. Tapos parang iniisip mo, parang kailan lang, pero sobrang bilis na pala. In fact, right now, no, sa pandemic, minsan ganun yung feeling eh. Parang ang bagal ng mga nangyayari, pero parang ang bilis. Tapos nagugulat tayo ngayon, bare months na, Pasko na, okay? Sobrang bilis. Ano na nangyari sa 6 months na tong taon na to? Darating ang araw, no? In the future, papaalala sa atin ni Facebook, ay, oo nga, ito yung taon na nangyari tong pandemic na to. Iba sa atin dito, tingin natin, wasted year to. Iba sa atin dito, tingin natin, ay grabe, ang hirap ng taon na to. Time. We can only look back and remember, recall yung mga nangyari dati. Time. Time is one crucial thing na pinag-usapan sa Book of Ecclesiastes. And that's what we're going to look at today. Let me pray for all of us here. Lord, ihanda niyo po yung puso at isip namin na marinig yung salita mo. In Jesus' name, amen and amen. You know, I want to read this. And para sa mga estudyante, please, kung may relationship ka o wala, I want you to read this chapter in Ecclesiastes. Sobrang ganda. It says here, Ecclesiastes chapter 3, verse 1. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. Yung salitang season, sa original language, ibig sabihin appointed time. At yung salitang time, ibig sabihin time. Okay? Wala ibang meaning yun. Time. Oras. Pero ito yung interesting. Alam nyo ba na yung salitang time sa New Testament, sa Greek, yung original language niya, may dalawang words na ginagamit. Siyempre sa Tagalog, no, oras, tapos sa English, time. Pero sa Greek, yung ginagamit sa New Testament, may dalawang words na ginamit, chronos and kairos. Ano yun? Okay, medyo nosebleed ng konti, no? Chronos. Ano yung chronos? Chronos is a specific moment in time. It is quantitative and it is linear. Example, yung chronos ay yung eksaktong oras ngayon. Siguro ngayon, mga nasa 8:20, kung ngayon nyo ito papanorin. Okay, nung sinood ko to, mga nasa magsi 6 o'clock, chronos yun. Chronos ay yung araw ng birthday mo. Chronos ay yung naalala mo yung mansa rin yung magjowa. Chronos ay yung naalala niyo yung time na naghiwalay kayo. It's an event. It's a specific event. Yung start ng online classes mo. Chronos yun. It's quantitative. It's specific. We will look at this chapter and you would see how chronos flows to a person's life. Now, as I read it, okay, gusto ko masabihin to, no, lahat tayo dito sa mundong to, dadaan tayo sa chronos. Wala namang mali sa chronos. It's just part of life to go through time. At yung iba sa atin dito, iniisip natin, gusto natin ilagan yung chronos na to. What do I mean by this? Ito ah, may babasahin ako. Tingnan natin kung ano itsura ng chronos or time sa buhay ng isang tao. Ang galing na Ecclesiastes, oh. Ecclesiastes chapter 3, verse 2. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Isipin natin, oh. Sabi doon, oh, may panahon daw sa verse 2 na kailangan natin magtanim. At may panahon din na kailangan natin umani. Okay? May panahon na, at marami sa atin dito naka-experience na nito, na namatayan tayo o nawalan tayo ng mga taong importante sa buhay natin, iiyak ka. Malulungkot ka. Madadown ka. Iba sa atin dito, hahagulgol ka. Hindi ka naman sasayaw sa isang lamay. Hindi ka rin naman iiyak sa isang birthday. Mga agaw ka na eksena, may timing ang mga bagay. Verse 5, a time to cast away stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to refrain from embracing. At yun yung nangyari sa atin ngayon. Bago magkaroon ng mga social distancing na to, pag nakakita tayo ng kaibigan o tropa natin, niyayakap natin, binabatukan natin, binubunggo natin.
Pero ngayon, ito ang season to refrain from embracing social distancing. A time to seek and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. May mga taong dadating sa buhay mo, pangahawakan mo, at may mga panahon na may mga taong aalis sa buhay mo. At kailangan mo i-let go. May mga panahon na kailangan mo siyang pahalagahan, itatago mo. May mga panahon na kailangan mong i-give up. Verse 7, a time to tear and a time to sow. A time to keep silent and a time to speak. Minsan hindi mo kailangan mag-comment sa lahat ng mga bagay. Minsan kailangan mong manahimik lang. Pero, hindi naman pwede na tahimik ka rin lagi. Minsan kailangan mong magsalita sa ilang bagay. At di pwedeng tahimik ka lagi. May timing. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. May mga pagkakataon na kailangan natin makipaglaban sa tama. At may mga pagkakataon na kailangan din natin medyo magtiis. Pansinin nyo, lahat ng mga binasa kong yun, di ba totoo may bias tayo sa mga bagay? Siyempre, mas gusto ko yung a time to be born. Siyempre, mas gusto ko yung a time to pluck up or umani. Siyempre, mas gusto ko yung a time to heal, a time to build up, a time to embrace, a time to speak, a time to love. Sino ba namang gusto na may war? Sino ba may gusto na mawalan? Sino ba may gusto na lahat ng mga bagay na yun? Pero ito nga yun eh. We don't have that choice. As we go through life, ano makikita natin dito? Yung paulit-ulit na salitang lumalabas sa mga verses na to. Time. What can we see here? There is a time for everything. May oras ang mga bagay. May timing ang mga bagay-bagay sa buhay natin. At yun minsan ang nahirapan tayo kasi minsan ayaw natin sa time currently that we are in. May bias tayo. Ito gusto natin. Pag hindi ito yung meron ako, ay, iba na lang. Example, yung first one, sabi, a time to born and a time to die. May birth date at lahat tayo dito magkakaroon ng day of death. Lahat tayo dito may birthday at balang araw, lahat tayo dito, malalaman natin yung ating time of death. Alam nyo ba sa Ecclesiastes, death, kamatayan, isa sa malaking themes dito sa book na to. Death kasi is a great equalizer. Mayaman ka, mahirap ka, pogi ka, maganda ka o pangit ka, may Diyos ka man o wala, bata man o matanda, may sakit ka man o wala, darating ang araw, mahamatay ka rin. Nakakalungkot, no? But that's the reality of life. Death is an equalizer. Kahit ano pa man sitwasyon mo, estado mo sa buhay, maganda o pangit man, death will happen to all. At yun yung sinasabi niya. May timing ang mga bagay. Time, there is a time for everything. Yung mundo natin, mostly operates in chronos. Anong ibig ko sabihin? Yung gagawin mo lahat para ma-achieve yun, yung moment na mag-graduate ka, yung moment na maging sikat ka, yung moment na makilala ka, na yumaman ka, yung moment na yon, chronos, anong gagawin mo? Minsan, nainggit tayo sa ibang tao, buti pa sila, buti pa yung kuya ko, yung ate ko, may pera na siya, nakaalis na siya dito sa bahay na to. Buti, naalala mo nung bata ka, minsan pangarap mo gusto maging, pangarap mo minsan maging matanda. Kasi lagi sasabihin sa atin ng mga nakakatanda, bata ka pa kasi, saka na pag matanda ka na. Tapos nung bata ka, naku, parang gusto ko na tumanda. Hindi naman kayo na, insecure tayo. Yung mga kaibigan mo, lahat sila may mga jowa. Ikaw lang yung single. Tapos parang ikaw feeling mo, alam mo rin ng konti sa sarili mo na hindi pa oras, pero yung mga nasa paligid mo, wabuti pa sila. So hindi mo na-appreciate yung chronos. Minsan gumagawa tayo ng mga desisyon na padalos-dalos. Minsan frustrated tayo pag hindi natin nakukuha yung goals natin. Kasi sa utak natin, chronos eh. Dapat ito, dapat mangyari ito, dapat ito yung gawin ko. Nagmamadali tayo minsan. Busy tayo minsan. Nag-rush tayo ng mga bagay-bagay. Kung na-experience mo na yung feeling na ang dami-dami-daming deadline, sabay-sabay sila na binigay sa'yo, yan ang chronos. Nabubuhay ka para sa chronos. Nabubuhay ka para doon sa deadline, doon sa moment na yon. Sabi ko nga yung chronos, hindi naman siya masama. It's just the reality of life. Lahat tayo dito dadaan at may experience ang chronos. Pero, hindi lahat sa atin ang makaka-experience ng kairos. At yun yung pangalawang word about time. Kung ang chronos, okay, ay quantitative, kairos, okay, is qualitative. Chronos is the day of birth or the day of death.
Kairos is the dash. It's how you describe it. In its original language, it means the opportune time, the appropriate time, the proper season. Ano sabi sa Ecclesiastes 3? Verse 1, there is a time, chronos, for everything, and a season, a kairos, over everything under the heaven. In Ecclesiastes 3, verse 11, he has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Ano sabi doon? God has made everything beautiful in its time. Maganda yung pagkagawa ni Lord. Alam ko, minsan di natin gusto, kasi chronos eh. Lord, a time to die, a time to pluck up, a time to break down. Lord, nasaan ang maganda dito? Hindi rin to toxic positivity. It's learning to live in that season. It's learning to see that God made everything beautiful in its time. Yung paniniwala na nandyan si God, may ginagawa siya, at kailangan natin i-embrace itong season na to. God, it's finding God in the kairos of our lives. At yun yung gusto ko i-encourage sa inyo. Na huwag lang tayo basta dumaan sa chronos ng buhay, pero matutunan natin ang kairos ng panahon. Naalala ko, yung iniwan kami ni Papa, yung araw na yon, chronos, yung araw na yon na iniwan kami, malungkot ako, nagalit ako, nainis ako, umiyak ako, hindi ako okay. It's not the best season of my life. But looking back at it, I realized God restored me. May ginawa si Lord doon sa nakaraan ko. And now when I'm talking to students na may broken family, I realize, wow, kaya ko makarelate sa kanila? Kaya ko makatulong sa kanila? Does this excuse the evil that was done to me? No. Does it negate the bad things that happened to me? No. I fully felt every bad thing. I fully acknowledge and embrace it. Walang excuse. It's not trying to make sense. Ito nga yung toxic positivity. Yun yun. Pero hindi ito ganun. It is acknowledging that God is in that season. Looking back, I wish it didn't happen. I wish it didn't have to be. Pero what tayo magagawa? It did. Nangyari na. Dumaan na yung chronos. Dumaan na yung panahon. How do we view it? Wala na. Ano ba to? Sayang. Or do we view it with kairos? Lord, yung oras ko, yung buhay ko, yung panahon ko, nasa kamay mo. My past seasons belong to God. And He is God in that kairos moment. Gusto kasi natin yung mga bagay na na-explain natin eh. Kaya nga insensitive minsan yung dating, ah, may purpose si God dyan. Yan. Tama naman, pero insensitive. Gusto natin yung mga na-explain yung mga bagay na, kaya siguro nangyari yan para... No, but the reality of life is it's not that easy to explain. It's complicated, it's complex. Gusto natin yung isa na time over the other. Pero sinasabi ni Solomon, in this hevel world, in this vanity, meaningless world, hindi mo makikita talaga yung meaning and purpose sa paligid mo. Makikita mo to kay Lord. That's where you find the beauty in it. Kung single ka, kamainggit sa jowa mo. May season ka eh. May timing si Lord. Kung estudyante ka at wala ka pang ganong pera, huwag ka rin mainggit sa mga taong meron na. Darating ka rin dyan. Kairos. Enjoying the moment in it. Kung malungkot ka, umiyak ka. Umiyak ka. Kung masaya ka, tumawa ka. Mag-enjoy ka. Kung nawalan ka, humagulgul ka. Malungkot ka, ma-down ka. It's embracing every moment of it. Eternity to a man's heart. In our hearts, alam naman natin na gusto natin maging part of something big, of something worthwhile. At yun sabi ni Ecclesiastes dito, in our hearts, we want to be part of something big and has a purpose. Why? Because God has put eternity in our hearts. Gusto natin, na ayaw natin na ganito na lang. Gusto natin na, alam mo yun, napapansin natin yung bilis ng panahon. Kaya nga napapaisip kayo, ang bilis ng panahon, ano nangyari sa buhay ko? Alam mo kung bakit mo na-feel yun? Because you have eternity in your heart. God has put that to you. So ngayon, how do we live in kairos? How do we see God and the beauty in every season? In verses 12 to 14, sabi dito, 12 to 14, I perceive that there is nothing better for them than to be joyful and do good as long as they live.
Also, that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil. This is God's gift to man. I perceive that whatever God does endures forever. Nothing can be added to it, nor anything taken from it. God has done it so that people fear before Him. Ano yung season mo ngayon? Sabi doon sa verse, enjoy mo the small pleasures of it. I-embrace mo. Maniwala ka na may ginagawa si God dyan sa moment na yan. Hindi lang siya Kronos, Kairos siya. Okay, there is an opportune time there. What can we see here else? Ano pa yung makikita natin dito? Fear Him. Have reverence to God. Lord, ito lang yung nakikita ko ngayon. Ito lang yung sitwasyon ko ngayon. Ito lang yung nangyayari sa sarili ko, sa pamilya ko, sa bansa namin. Pero Lord, meron kang mas malaking view dito. You're focusing on this, pero nakikita mo yung perspective ni God. Alam mo ba kung ano yung Kairos killer? Ano yung nakakapag-sira ng perspective natin? It's when we start comparing. Pagsimula na tayo mag-compare ng season natin. Magsimula tayo mag-compare ng moment natin. Kasi, when we compare ourselves, you always end up either more or less about yourself. You will either become proud or insecure. Either way, you will either become proud or someone with low self-esteem. Either way, pareho silang insecurity. At hindi yan nawawala hanggang paglaki mo, hanggang hindi natin natututunan na huwag tayong mamuhay sa Kronos lang at i-enjoy natin yung Kairos. Pag nung bata ka, kinocompare natin, sana mas matanda ako. Nung estudyante ka, wow, buti pa sila may jowa. Or buti pa sila dito mag-aaral ng school sa college. Or ako nga, gap year ngayon, buti pa sila nakakapagpatuloy ng pag-aaral. Pag lumaki ka, pag single ka, saan ka nagtatrabaho? Wow, buti pa siya, dyan yung trabaho niya. Buti pa siya, yan yung sweldo niya. Pag nagkapamilya ka, wow, buti pa sila, dito sila nagbakasyon. Dito niya napaaral yung anak niya. Hindi natatapos ang pag-compare hanggat pagtanda mo. Kasi patuloy kang nabubuhay sa Kronos. Pero sa Ecclesiastes, si Solomon, sinasabi niya, huwag tayo mabuhay ng ganun. There is a season in this moment. There is, God made everything beautiful in its own season. Live this life, not just going to the Kronos or the moments, but making the most of the opportunity. Yun yung Kairos that God gave you. Kronos. Finish mo yung deadline. Hindi ka pa kumakain. Hindi ka natutulog. Hindi ka na nakapag-pray. Kasi gusto mong pumasa. Kairos. Driven ka pa rin. Gusto mo pa rin matapos yung mga dapat mong gawin. Pero hindi mo nakakalimutan yung mga tao sa paligid mo. Hindi mo nakakalimutan yung sarili mo. Nakakapagpahinga ka pa rin. You learn, you rest. At ginagawa mo to hindi lang para pumasa, pero gusto mo matuto. Kronos. Nagpupumilit ka magka-jowa. Hindi pa time. Hindi pa naman tama. Minsan. Kairos. Pinag-iisipan, pinagpe-prayan, slow down. Hindi naman basta-basta binibigay ang puso, tama ba? Kronos, gap year, excited, or hindi naman kaya, gap year, excited ka matapos to, o hindi naman kaya, reklamo na reklamo, ang hirap naman kasi talaga. Kairos, nakikita mo yung opportunity. Hindi nainggit, hindi sinasayang. Kronos, umay na umay ka na sa technology, ayaw mo na kumuusap ng tao, pagod ka na sa paligid mo. Kairos, making the most of what we have right now, technology, yung mga classmates mo ngayon, kahit di mo pa na sila physically nakikita, or yung mga nasa life group mo dati, tapos sa messenger lang kayo nagkakakitaan, Kronos, naghihintay ka bumalik yung youth service bago ka bumalik kay Lord. Kairos, kahit mahirap itong pandemic na to, at ang gulo ng mundo natin, kakapit ako kay Lord. Nakita niyo yung difference? Pareho naman tayo nabubuhay sa panahon na to. Pero yung isa Kronos lang, yung isa may Kairos. I want to encourage you, trust God and embrace the beauty of your season and be faithful in it. Trust God and enjoy the beauty of your season and be faithful with it. Huwag ka maingit, huwag ka mag-compare, huwag ka magmayabang, huwag ka ma-insecure. Trust God and embrace the beauty of your season and be faithful with it. Before I end, naalala ko lang yung time, no? Na lalo na sa panahon ngayon, ang daming issues of productivity. Yung parang feeling mo dapat productive ka, na dapat marami kang nagawa. You know, I realize, no, minsan ang bilis natin ma-pressure na maging productive. Buti pa sila nakapag-exercise, may 25 push-ups challenge every day, natuto ng isang skill, nakapagtanim, nakapagkape, nakapag-drawing, ang dami pa nilang nagawa. You know, I realized, yung issue ng productivity, Kronos living yun eh. You know what?
You can be productive and busy, but you're not faithful. But when you are faithful to what God wants you to do, then you are truly productive because you have done the things that has eternal value. At itong season na to, personally, tinuturo rin sa akin ni God yan. Dami kong pwedeng gawin, daming ideas, ang daming pwedeng kausapin, itry. Kailangan ko tanongin, Lord, teka, ano nga bang gusto mong gawin ko ngayon sa season na to? Sa moment na to? Sa time at situation na to? Lord, gusto ko maging faithful doon. Gusto ko maging tapat sa pagkakataon na yon. Trust God and embrace the beauty of your season and be faithful in it. Trust God and embrace the beauty of your season and be faithful in it. I want to pray for you right now. Nasaan ka sa moment mo? Naingit ka ba? Nainis ka? Atat ka nang makawala? Atat ka nang makalabas? Embrace. Trust God. I want to pray for you right now. Lord, iba sa amin dito, nalulungkot kami, na-insecure kami, nainggit kami sa mga tao na mukhang okay naman. Bakit kasi yung pamilya namin, ang dami pang kailangan, pagdaanan na challenges? Bakit ko ito na-experience pa? And even today, I believe for some of us here, puro why. And God is telling you right now, who you need. And it's Him. Can you give all those questions to God? And can you ask God for wisdom, guidance, para makita yung beauty sa moment na to? For some of us here, siguro nalulungkot ka, nawala ng trabaho parents mo, na purnada yung mga plano nyo, your plans didn't push through, and you feel frustrated. It's okay. It's okay. It's okay. Embrace that frustration, that pain. It's okay to cry. It's okay to be not okay. You embrace that moment and then you embrace also God's faithfulness in your life. Iba sa atin dito may opportunity na binigay sa'yo. Baka isa ka sa mga tao na kayang mag-aral online. Make the most of that opportunity. Kairos. Lord, I pray, bigyan niyo ako ng grace matuto na hindi masayang itong pagkakataon na to. Kahit mahirap, Lord, bigyan niyo rin kami ng extra grace. Kung extra hirap, Lord, bigyan niyo kami extra grace. Iba sa atin dito naman, gap year, feeling mo wasted year to. God is telling you, hindi to wasted year. Kasi nungalingan ng mundo yan, that's the lie of the world. Listen to me, and I will tell you the beauty of this season. Lord, I pray, protectahan niyo po yung puso namin from insecurities or pride or low self-esteem. But we will see and discern that you have made everything beauty in its time. In Jesus' name. Amen and amen.